Ako po si Yolito Vidal, 49 na taong gulang. Ako po ay pangulo ng aming samahan ng mga magsasaka dito sa aming barangay, Barangay Halas, New Washington, Aklan. Isa po akong local farmer technician at isa po akong RCEP trainer. Ako po ay nag-training sa ETI noong 2022, Training of Trainers for RCEP. During the training, kami po ay nag-undergo ng actual operation ng mga machinery. So doon, na-enhance yung aking kapasidad para magiging isang eksperto pagdating sa operation ng mga machinery natin, pangsaka. So noong 2019, kami po ay na-validate ng PELMEC para maging recipient ng RCEP program. So kami po ang unang batch ng RCEP program na nakatanggap ng machinery sa taong 2019. So ako po ay nakapag-survey sa iba't ibang farm school dito sa amin, sa Aklan, kagaya ng Militon Integrated Farm School, ang Golden Harvest Farm School, at ang bandang huli sa JLS Integrated Farm School at GBS. Habang ako ay nagtuturo, marami po akong na-encounter na mga pagsubok, o hindi lamang pagsubok, kundi karanasan din, no? Mga karanasan, masabi nating magandang karanasan. So hindi lamang akong nagtuturo, ako rin po ay natututo din sa mga ibang practices ng mga magsasaka na hindi ko pa nalalaman. Noong mga panahon na iyon, may nagpunta po sa amin na mga technician ng aming bayan at nag-organize po sila ng mga magsasaka para maging isang grupo. Ang Halas Farmers Association po ay na-organize noong 2012 na mayroon lamang kaming 35 membro, kasama na po ako bilang Pangulo. Kasi sa panahon na yon, ang assistant ng mga gobyerno ay para lang sa mga grupo o mga asosasyon. Hindi na maaari na sa mga individual makatanggap ng mga assistance alin sa ating gobyerno. Sa mga panahon na yon, kami po ang unang asosasyon ng munisipyo na inendorso ng aming municipal agriculturist para maging recipient ng RCEP program. Natutunan din po namin during our training ang digital agriculture course, na ang mga tinuturo dito ay yung mga application sa cellphone or ma-access natin through internet na mga apps. So dito tinuturo din natin sa mga magsasaka kung paalin gamitin ang mga application na ito. So karamihan po sa aming napagsilbihan na mga magsasaka, lalo na yung mga hindi namin miyembro, no, yung mga sa ibang barangay or sa ibang bayan, sila po ay sa tingin ko ay naging successful naman yung pagsasaka nila, kasi patuloy po silang nagpapaserbis sa amin. Kumbaga, kung ikaw ay service provider, pag hindi ka na binalikan, hindi maganda yung naging serbisyo nyo. So kami ngayon nakapag-experience, kami na nga mismo yung nag-aayaw sa kanila, no? Kasi hindi na namin kaya pagserbisyuhan yung mga, lalo na yung mga malalayong lugar. Si Sir Yolito po, sa isang leader namin dito sa aming Farmers Association, ay maganda yung samahan namin, tapos tinutulungan niya kami, especially sa mga fertilizer, sa mga gamot, paano i-apply sa aking palayan. Ako po si Leonorico Gregorio, isang farmer taga Kaano, Kalibo, Aklan. Servisyo ginamong ginabaton sa Farmer Association Italas, Traktora, Harvester, iba pang makinarya. Okay man, ay parang madali ang pong pagtrabaho. Ay kung manumano mabuhay.
improve at lang hektaro nga abot mata 200 sakto. Ako malaragay na ko tapos sa ibang mga kadugo namon ay ginaparimain ka ako na ako gapan kay Vidal. Okay man kung mag-request ako gana ay anytime man. Effective po amon ginabaton yung service. Nagbago ang lahat nung magsimula na kaming mag-operasyon ng aming mga makinarya. So sa una, nahirapan kaming maghanap ng mga kliyente kasi halos hindi pa nila tanggap yung mga bagong mga technology pagdating sa mga makinarya. Pero nung nag-ooperate na, marami namang natutuwa, marami namang may gusto. So hanggang hindi lang membro yung napagserbisyohan namin, nakapagserbisyohan na rin namin yung mga ibang magsasaka sa iba't ibang barangay. So nung nagsimula na kami mag-operation, nakita po ng ibang magsasaka na maganda ang naging resulta ng mga nag-avail nung mga una. So sa ngayon, dumami po sila. So dahil po sa mga capacity building na inatina natin ng mga training, sa mga grants, no, mga machinery, tumaas po ang aming income na halos 100%. So dito sa probinsya ng Aklan, hindi lamang dito sa aming bayan, kundi nakarating na rin kami magserbisyo sa bayan ng Kalibo, Balete, Banga at Numansia nung unang mga taon ng RCEP program. Hanggat kaya naming pagserbisyohan yung mga magsasaka, ginagawa namin yung pagsiserbisyo sa kanila. Ako at kami ay patuloy nakikilos upang mapanatili ang supply ng bigas para sa kapwa Pilipino.